Magandang buhay sa'yo, Katansan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, click mo na yung subscribe dyan at yung notification bell para naman ma-notify ka kung mayroon akong bagong videos. So ngayon mga katansan, ang ating tatalakayin ay ang Nutriban sa panahon ng dating Pangulong Marcos na ngayon ay unti-unting binabalik sa administrasyon ng ating Pangulong Duterte. Alam nyo ba mga katansan na maraming nagawa si Pangulong Ferdinand Marcos noong panahon niya na hindi alam ng kasalukuyang henerasyon ng kabataan ngayon? Katulad na nga lang itong ating topiko ngayon na ang Nutriban. Ang Nutriban po ay kinakain ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa panahon po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alam nyo ba na ang kasama ng Nutriban ay yung gatas na powder milk na klim sa papel at tinutupi ng bawat estudyante? Ang Nutriban ay napakasustansyang tinapay na may sangkap na arena at non-fat dried milk powder. Alam nyo ba na mahirap makalimutan ang masarap at masustansyang Nutriban na kinakain noong panahon ng ating Ferdinand Marcos? Ang Nutriban po ay ginawa sa Estados Unidos noong 1970. Ang layunin po nito ay upang pantulong sa nangangailangang mga bansa. Ito po ay unang inindorso ng United States Agency for International Development ng Amerika, ang Nutriban. At matapos ma-develop ng isang grupo ng mga dalubhasa sa nutrisyon at agraryo mula sa Virginia Polytechnic Institute and State University noong panahong iyon. Ipinamahagi po ang Nutriban sa mga mahirap na bansa sa ilalim ng United States Agency for International Development o USAID Food for Peace Program. Sanhi na rin ang matinding kagutumang kung saan lumalaganap ang problemang ito sa buong mundo at maging ang malnutrisyon na problema sa buong mundo kabilang na ang Pilipinas. Alam nyo ba na ang inyong mga uncle, auntie, lolo o lola, karamihan sa kanila ay mga nagtapos sa pampublikong paaralan. Kaya alam nila ang bagay na ito. Alam nyo ba na kailangang dapat ipagmalaki ang Nutriban sa buong bansa? Dahil ito po ay hindi nakakahiyang kainin. Dahil ito po ay puno ng nutrisyon. Kaya nung panahon ni Ferdinand Marcos, gumawa na rin ang Pilipinas ng sarili niyang Nutriban noong taong 1975. Nagpatuloy ang pamamahagi nito sa mga pampublikong paaralan hanggang sa kalagitnaan ng dekada 80. At sa pamamahagi po nila ng Nutriban ay bumaba ang antas ng malnutrisyon sa bansa sa 1% mula sa 5. At ngayon ay unti-unti pong nire-restore ito ng Administrasyong Duterte. Muli po nilang ibinabalik ang Nutriban sa mga probinsya at sa mga syudad. Minsan nung mga nakaraang administrasyon, mapapaisip ka talaga, bakit nga ba nawala ang Nutriban? Halos 3 dekada na ang nagdaan. Kung babalikan natin ang mga programa at proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, lalong lumilinaw at mas maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang napakagaling ng dating Pangulong Marcos. At ngayon naman, ito po ay tinutuloy at patuloy na ginagawa ng administrasyon ni Tatay Digong. Hindi ko naman sinasabing tama lahat ang mga naging aksyon ng dating Pangulong Marcos. Pero mukhang nagkamali tayong lahat sa paglukluk ng mga maling pinuno na pumalit sa kanya simula nung umupo si Cory Aquino. Sa halip na umangat tayo,
higit pa tayong nasasadlak sa kumunoy ng kahirapan. Lalo pa ang mga naging kasunod ng pinuno ni Marco ay ganit sa kapangyarihan at walang nagawang mabuti para sa interes at kaunlaran ng ating bansa. Mabuti na lang ho at nailuklok natin ang may malasakit talagang tunay na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa mga the best president, the best na pangulo ng buong Pilipinas. At patuloy niyang inaayos at isinasagawa, mga katansan, ang kanyang mga programa. Sa administrasyon ng ating Pangulong Duterte, may mga ilang alkalde na nire-revive nila ang pagdidistribute ng Nutriban sa mga pampublikong paaralan. Tulad na lamang ng alkalde ng Maynila na si Isko Moreno. Sabi ni Isko Moreno, ang pinakamahalaga sa akin, wala nang papasok na gutom. Simply because the attention span ng isang batang gutom ay maikli. Kasi hindi siya nakikinig sa teacher. Nakikinig doon sa kalam ng sikmura niya. Ang sabi ni Isko Moreno. Kaya nagkaroon din ng proyektong ganito sa lungsod ng Maynila. Ilan lamang sila sa mga alkalde na gustong ibalik muli ang Nutriban. Maging ang San Miguel Corporation ay nagbibigay ng libreng Nutriban ngayong panahon ng COVID-19. Ito ang sinabi ng San Miguel Corporation. These are difficult times for all of us. Even businesses, big and small, including San Miguel, are not spared of the economic impact of COVID-19. Many families are struggling to cope. What more the most disadvantaged among us? Those who rely on daily paid work or those who have no means of income at all? He said. We hope this feeding program will help sustain many of our countrymen who are struggling as a company that has food as one of its main line of businesses. We believe no Filipino should go hungry despite the hardships we're facing today. We are committed to doing part to making sure this goal is achieved however way we can. Ang ginagawa po na Nutriban ng San Miguel Corporation ay mayroon po itong wheat flour at star margarine at ito po ay tumitimbang ng 85 grams kaysa po sa pandesal na tumitimbang lamang ng 30 grams. Maraming salamat sa administrasyon ng Pangulong Duterte na mayroong pagtugon at pagsusumikap ang San Miguel Corporation sa panahon ng pandemic. Katansan, maraming salamat sa iyong pakikinig sa mga bagong kaalaman na naman na ito. At salamat sa pag-share, like, panunood mo sa video na ito. This is Tansan TV. Marami pong salamat.